Umaalingawaw sa presinto ng Poro 4 ang isang iyak at sigaw ng kaluluwang babae. Ilang beses nang binasbasan at pinadasalan ang naturang istasyon, ngunit sobrang lakas ng enerhiyang pinapakawalan ng puot at galit ng kaluluwa. Kaya minabuti nilang nailipat ang istasyon ng pulisya sa Arating Bayan upang hindi na rin matakot ang mga preso rito. Matatandaan na nagngangalang Teresa ang nagpakamatay dito. At mula nga noon ay may mga kakaibang pangyayari na ang naganap at walang preso ang tumatagal na makulong sa naturang lugar. Dahil kung hindi magpapakamatay ay mamamatay o hindi naman kaya mababaliw ang mga ito sa hindi malamang dahilan. Mula nga noon ay nabakante na at nagmistulang haunted building na ang dating masiglang police station. Sa hindi malamang dahilan, si Teresa na iisang tao lamang ay nagkaroon ng split spirit o tinatawag na paghihiwalay ng kaluluwa. Siya ay may split personality noong nabubuhay pa siya at tinatayang may 10 lalaki ang napatay ng isa pa nitong katauhan bilang si Ina. Paano nangyari? Gulat na tanong ni Teresa sa babaeng kaharap niya. Kitang-kita niya na magkamukha sila. Magkaiba lang ang mga mata nila dahil si Teresa ay may asul na mata at samantalang si Ina naman ay may mapupulang mata. Tanging ngisi at tawa lang ang pinakawalan ni Ina bilang tugon kay Teresa. Magkahiwalay man sila, ngunit hindi sila pwedeng maglayo. Kaya lahat ng pagpatay na ginagawa ni Ina sa mga preso ay alam ni Teresa. Lungkot, sakit at pait ang nararamdaman ng dalawang kaluluwa dahil inabandona na ang naturang gusali. Ngunit silang dalawa ay nakakulong pa rin dito. Sa kabilang banda, may kakaibang demonyo ang sumusubaybay sa dalawa. Natutuwa ito sa tuwing nakikita niya ang galit sa puso ni Ina. At hindi nagtatagal ay nahawaan na rin ito si Teresa. Kaya isang beses, habang nagpapaikot-ikot ang kaluluwa ng dalawang babae, nagpakita sa kanila ang demonyong si Aragog. Sino ka? Tanong ni Teresa. Huwag kang matakot, Teresa. Nandito ako para tulungan kayo ni Ina. Wika ng demonyong biglang nagpalit ng anyo bilang isang gwapong lalaki. Napangisi naman si Ina, sabay sagot na. Paano mo kami tutulungan? Anong kapalit? Simple lang. Kaluluwa nyo ang kapalit. Napataas ang kilay ni Teresa at akmang sasagot, ngunit inunahan na sila ni Aragog. Huwag kayong matakot. Tutal, nasa dilim naman na kayo. Kaya mas maganda sa akin na lang ang kaluluwa nyo. May magagawa pa kayong tulong sa akin. Saka makapaghihiganti pa kayo sa mga lalaki. Salita nito na sinundan ng nakakalokong tawa. Paano? Anong gagawin namin? Tanong ni Ina at halatang naiinip na at nasasabik sa sinasabi ng lalaki. Simple lang, gagawa tayo ng kasunduan. Akin ang kaluluwa nyo, kapalit nun ay makakatikim kayo ng tawag ng laman at makagagante sa mga lalaking puro lang kamunduhan. Napataas ang sulok ng labi ni Teresa. Alam niya sa sarili niya na gusto niya ring matikman ang sarap na tanging si Ina lang ang nakakagawa noong nabubuhay pa siya. Kaya tumango siya at sabay nagsalita. Sige. Deal. Tumawa naman si Ina at Aragog. Maya-maya pa ay nilabas ni Aragog ang isang kontrata.
Pinirmahan agad yun ni Teresa at Ina gamit ang mga dugong umaagos sa kanilang kaluluwang katawan. Pagkapirma nila nun ay nagmistulang apoy ang paligid na puno sila ng mga kakaibang usok at isang nakakakilabot na tinig ang nagsalita galing sa itaas. Isang mahabang katahimikan ang nangibabaw sa kanila at kasabay noon ay init sa katawan ang naghari. Wala sa sariling nakipagtalik ang dalawa kay Aragog na lubos na kinatuwa ng demonyo. Isa ito sa mga plano niya, ang makuha ang kaluluwa at matikman ang kakaibang sarap ng kamunduhan. Pumaibabaw ang pagnanasa sa kanilang kalamnan. Pawang mga ungol at palitan ng haplos sa katawan ang ginawa ng tatlo. Sa kabilang parte ng pangyayari, isang lalaki ang aksidenteng naklik ang bagong link ng porn site na iyon. Uy, ayos to ah. Ito talagang mga gustong gusto ko eh. At talagang kakaibang sensasyon ang pumaibabaw bigla sa lalaking nanonood ng kasalukuyang porn. Maya-maya pa ay nagulat ang lalaki na ang dalawang naggagandahang diyosa sa porn na pinapanood niya ay nasa harap na niya at siya na ang niroromansa ng mga ito. Ang tanging imahinasyong nakapaloob sa maikling video na iyon ay naganap sa kanyang silid. Mga ungol, ulos at mainit na sensasyon ang kanilang pinagsasaluhan habang ang demonyong si Aragog ay sayang-saya sa pinapanood nito. Maya-maya pa, ang mainit na tagpo ay nauwi sa malagim na karahasan. Ang lalaking naliligo sa kanyang mainit na kamunduhan ngayon ay nababalot na nang walang sawang pag-agos ng malalansang dugo. Biglang nagsalita si Aragog. Anong pakiramdam ng mainit na pagnanasa? Kasunod ay ang masarap na pagkitil ng buhay nang walang silbing malibog na nilalang. Masarap at napakasarap. Wika ni Teresa na animoy noon ay isang maamong tupa. Ngunit ngayon ay nabalot na rin ng kadiliman at kasalanan ang katauhan nito. Mabuti. Mula ngayon, ayan na ang inyong magiging trabaho. Makipagtalik sa taong nanunood ng porn sa ating porn site. Papatayin sila at... Hindi na natapos ni Aragog ang sasabihin dahil naagaw ng isang impit na ungol ang atensyon nito. Nakita nila ang kaluluwa ng lalaking unang biktima nila. Nakikipagtalik ito at nakikipagpalitan ng maiinit na halik kay Teresa. Napangiti at napalakak naman si Ina at Aragog sa kanilang nasasaksihan. Magaling, Teresa. Magaling. Wika ni Ina sa babaeng dahilan kung bakit siya nabuo. Ungol at talamsik ng nag-uumpugang katawan ang pinagmamasdan ni Aragog at Ina nang muli itong nagsalita. At habang buhay na pagkaakulong sa mga mundong porn site na ito, ang kaluluwa ng inyong magiging biktima. Sila rin ay magiging alipin ng mga mundong pagnanasa, tapos kikitilin ang buhay ng mga malilibog na nilalang na magagawi sa ating misteryosong palabas. Kasabay noon, nagpakawala ng mahabang sigaw si Teresa dahil sa sarap na ginagawa nila ng lalaki. Halakhak at tawa naman si Ina at si Aragog ay tanging mga ngiting nakakaloko. Paano ba yan? Ikaw na nagbabasa at nakikinig nito ngayon, gaano ka mapagnasa sa mundong tawag ng laman? Baka mamaya, sumunod ka na sa kanila.
Huwag basta-basta manunood ng porn. Dahil baka mamaya, si Teresa at Ina na pala ang iyong napapanood. Yo, good day po mga boss. Unang-una po, maraming salamat po dahil ngayon po ay wala na po ang bagyo na nanalansa sa ating bansa kamakailan lang. At para po sa mga boss na naapektuhan, unti-unti din po kayong makakabangon mga boss. Alam ko ang mahirap yung ganyang sitwasyon dahil once namin ng family ko na naranasan yan. Pero wag po kayong mawawala ng pag-asa, magdasal lang po tayo mga boss dahil makakaahon din po kayo mga boss. God bless po mga boss, laban lang po. Pangalawa po, papasalamatan ko po si Boss Blackdale, yung writer po ng story natin dahil sa pagbibigay po ng story na to. Bunso, maraming salamat, and kung ano man yung nararanasan mo or kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, kagaya nga nung chat ko, gagaling ka na boss. Huwag kang mawawala ng pag-asa kasi andyan naman si Lord, diba? Kagaya yung chat ko nga. Boss Day Blackdale, maraming salamat and God bless boss. Angkinin mo na ang iyong kagalingan. Papasalamatin ko rin po yung mga listener na nakinig sa story natin for today, and also sa mga co-narrator ko na nakasama ko sa kwentong ito. Andyan po sila Boss Aling Maria, si Boss Isa Horror YT Channel, and also si Boss Dark Hub PH. Mga boss, sana po makapunta rin po kayo sa kanilang mga channel and supportahan nyo rin po yung kanilang channel dahil magagaling din po silang narrator at may mga kwento po sila na handang ihandog para po sa inyo. Maraming salamat po ulit mga boss sa mga sumusuporta sa channel natin kahit hindi tayo ganun ka dalas mag-upload. Muli mga boss, maraming salamat po. Ako po si Ino ng Incognito Stories. Salamat po muli mga boss. Bye-bye.